Gandang araw po. Ang topic po na i-discuss ko sa inyo ngayon ay extrajudicial settlement of estate. Kung paano mag-transfer ng titulo sa pamamagitan ng extrajudicial settlement. So ngayon po, bago natin umpisahan yung procedure ng pag-transfer ng title, i-discuss ko sa inyo kung ano yung iba't ibang klase ng extrajudicial settlement. Ngayon po, ang extrajudicial settlement ay normally naghahati-hati ang mga heirs as co-owners doon sa property. Pero minsan naman, yung ibang heirs, nag-waive sila ng kanilang right doon sa property in favor of the other heirs or siblings. Yan naman po ay extrajudicial settlement with waiver of rights. Yung normal na naghahati-hati yung mga heirs, yan po ay yung plain and simple na extrajudicial settlement, which is co-owners ang mga heirs. Or minsan naman po, yung mga heirs ay gusto nilang ibenta na yung property sa isang third party. So ang ine-execute naman po ay extrajudicial settlement with sale or with absolute sale. Ang difference lang po pagka merong sale, masasubject din po ang sale sa capital gains tax and documentary stamp tax maliban po sa estate tax. So doon naman sa extrajudicial settlement with waiver of rights, minsan po nasa-subject din po yan sa donor's tax. Yung pag-waive ng isang heir in favor of the other heirs, subject po yan sa donor's tax. So maliban sa donor's tax, babayaran din po ang estate tax. Pero kung plain and simple co-owners lang yung mga heirs, yan po ay subject lang po yan sa estate tax. Ngayon naman po ay paano po ine-execute ang extrajudicial settlement? Unang-una po, lahat po ng heirs doon sa property ay kailangan pumunta sila sa isang abogado or notary public upang ma-execute po yung tinatawag na extrajudicial settlement of estate. Lahat po sila, mas personally, kailangan pumunta sa notary public and pirmahan yung dokumento na yun. Sa extrajudicial po, kailangan pong i-indicate doon yung description ng property na pinaghahatian. So, hindi lang po mga real property ang nilalagay sa extrajudicial, kundi kasama na rin dyan yung mga personal property. For example, yung mga sasakyan, so mga shares of stocks, at iba pa pong ari-arian. Pero for purposes of discussion po, ay ang i-discuss lang natin dito muna ngayon ay yung real property o house and lot, condominium for example. Ang next step po, pagkatapos ma-execute ng heirs yung extrajudicial settlement of estate, kailangan pong i-publish po yan sa newspaper of general circulation. So yan po ay pinapublish for 3 consecutive weeks. Ang purpose po niyan ay ma-notify po yung ibang tao na yan po, property na yan ay subject na yan for estate settlement, at kung meron pong pagkakautang yung estate sa ibang tao, yan po ay manonotify yung mga creditors upang maghabol, pwede po silang maghabol doon sa estate nung namatay. Ang next step po ay pag natapos na po ang publication sa newspaper of general circulation, ay kailangan na po nating kunin yung affidavit of publication doon sa, galing po doon sa publisher. Yan po ay isa sa mga requirement na gagamitin po sa BIR and sa Register of Deeds. Ang next step po ay kailangan na pong bayaran yung estate tax. Ngayon po, kailan po ang deadline ng payment ng estate tax? Ito po ay binabayaran within 1 year from the date from the death of the decedent or from the death noong may-ari ng property. So, kung halimbawa po yung extrajudicial ay may kasamang waiver of rights, babayaran mo naman po doon yung donor's tax within 30 days from the date of donation. So, kung yung extrajudicial naman ay may kasamang sale, yung CGT or capital gains tax naman ay babayaran mo within 30 days. Magkano po ang tax rate ng estate tax? Ang tax rate po, ang estate tax po ay 6% of the total net taxable estate. So, ngayon po, maganda pong isingit ngayon, magbayad ng estate tax ngayon dahil meron din pong amnesty ang government ngayon.
So, sa amnesty po na yan, in-extend po yan ng gobyerno hanggang June 14, 2023. Ano po ang kagandahan niyan? Sa amnesty program po na yan, lahat po ng mga estate tax na hindi nabayaran prior to December 31, 2017, ay pwede pong bayaran ng mas mababang rate compared sa old rate, which is 20%. Ngayon po, pwede po yung bayaran ng 6% of the total net taxable estate. So yan po, ang kagandahan po niyan ay mababayaran mo ng mas mababang tax rate yung estate tax without penalty. So yan po ay may encourage po yung mga hindi nakapagbayad na mag-settle po sila under the amnesty program ng gobyerno. Saan po binabayaran yung estate tax? Ito po ay binabayaran sa Revenue District Office ng BIR kung saan po residente yung namatay. So once nabayaran po ang estate tax, ay aantayin po ma-release yung CAR o Certificate Authorizing Registration. So it would take more or less 1 to 3 months pag na-release po yung CAR na yan, yung Certificate Authorizing Registration. Ang next step po dyan ay dediretso na po sa Register of Deeds para po ma-process na yung transfer of title. Babayaran po dyan yung registration fee sa Register of Deeds. And then after that po ay mag-iintay na po within a certain period, more or less 1 month up to 2 months para ma-release na po yung titulo. At mailipat na po ang pangalan from the original owner papunta na po doon sa mga tagapagmana or heirs. Or kung merong sale, papunta po directly doon sa buyer. At yan po ang legal tips natin for today. Sana po ay nakatulong sa inyo. Ito po muli si Attorney Ambin Suarez. Lagi po nating tatandaan, ignorantia legis, excusat neminem. Ignorance of the law excuses no one. See you next time.